Karaniwan na po sa mga tao na atin ang kinamumuhian yung suicide o pagpapakamatay. Kaya kumisan pag nangyayari ito, sa ilan sa atin ay halos hindi pinag-uusapan sapagkat hindi mainam pag-usapan. Many people do not want to even talk about suicide, and of course, usually people hate the idea of suicide. But many people commit suicide unconsciously by worrying. Suicide means ending one's own life, but there are many forms of suicidal actions. And to take life away from life, kung alisan natin ang kulay ng buhay, ng siglaang buhay, ay para na rin tayong nagpakamatay. Ang isa pong sinabi ng Panginoon na talagang lagi kong inaalala, napakahalagang alalahanin, sinabi sa John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full. Ang intensyon ng Diyos, ang intensyon po ng Panginoon sa atin ay magkaroon tayo ng buhay at isang punong-punong buhay, buhay na masagana, masaya, makulay, makabuluhan. Subalit, sa pandaraya ng kaaway at kumisan sa ating pagpapabaya, hindi natin alam tayo na mismo ang kumikitil sa sarili nating buhay. Ang ating pong pamagat ng pag-aaral ngayon, do not kill yourself with worry. Heavenly Father, we thank you for your goodness, for your kindness, and never-ending mercies. Thank you for your grace. Thank you for enabling us to be here today. Isang tagumpay niyo, Panginoon, na kami narito ngayon, sumasamba, nagdadala ng aming mga handog sa inyo, nagdadala rin ng pusong walang laman at nais masidlan ng inyong karunungan. Napasasako kami sa inyo, Panginoon, at nais aming kayong maging tunay na tagapagsalita. Lukuban niyo kami ng inyong kapangyarihan, buksan niyo pong aming mga mata, ang aming tainga, at matanggap namin ang katuruan niyo sa araw na ito. Hinihiling po namin, Panginoon, ang isang mapayapang puso. Patuloy niyo po kaming linisin, at kung may bahid ng kasalanan na nababakas niyo pa sa aming puso, inihingi po namin ang tawad, alang-alang, Ama, sa dugong itinigis ng iyong anak na si Jesus. Cleanse us, make us whole, enable us to understand you. Bring us to a higher level of spirituality. And we pray that as we ponder your word, you will protect us from lies, from half-truths, from deceptions of the evil one. And Lord, even as we're gathered here, we ask that you protect us from malicious intentions of spirits and even of people. And we pray that the same protection may be upon our loved ones who are not here with us right now. Lord, let your protective mantle be over our heads. Sumisilong po kami sa inyong kapangyarihan, sa inyong awa at sa inyong habag. Mangusap po kayo. Marapatin yung tungtungan ng inyong paang, inyong lingkod. Maitaas namin ang inyong pangalan at kami naman, Panginoon, tumanggap na yung pagpapala. Kayo po ang maging tagapagsalita. Gamitin niyo lang po ang inyong lingkod. Dalangin namin ito. May pasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang Panginoon po ay nagturo sa kanyang mga disipulo ng napakamaraming mahalagang bagay. Sa katunayan, kung meron lang tayong kaunting panahon na nalalabi para pag-aralan ng Biblia, napakagandang pag-aralan ng tatlong chapters na Matthew 5, 6, and 7. Yung pong tinatawag na Sermon on the Mount. Akala po ng marami ay napakaraming tagapakinig ng Panginoon noon na nagsalita siya sa bundok at napakaraming angaw-angaw na taong nakikinig. Subalit malinaw po ang sinabi sa Scripture, maraming tao ang ginawa ng Panginoon, inipo niya yung kanyang mga disipulo at sa isang sulok ay tinuruan niya. Sa makatuwid, ang primary audience ng Sermon on the Mount were the disciples of the Lord themselves, hindi mga unbelievers, hindi mga kunsino lang, kundi mga disciples. At dahil dyan, mahalaga po na tisaya sa atin natin, tayong nagsasabing Kristiyano na tayo, meron na tayong maturity, meron na tayong position sometimes in the church, ano po ba ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa pag-aalala? Matthew 5:1-2, Now when he saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them. Matthew 6:25-27, Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you, by worrying, can add a single hour to his life? Mahalaga pong mga turo. Gustong-gusto nating matandaan, maunawaan, at makita
ang salita ng Diyos. What is the teaching here? Do not worry about your life. Do not worry about your existence, your survival. Don't worry about the very basics. Huwag daw pong mag-alala. Huwag matakot. Huwag lagi nang magkaroon ng agam-agam tungkol sa ating buhay. Anong kakainin ko? May kakainin pa ba ako? Anong iinumin natin? Nauubos na daw yata ang fresh water supply ng planeta. Paano kaya lumipat na sa Canada dahil marami doong mga lakes? O sa Antarctica dahil maraming yelong pwede pang tunawin? Masyadong maraming alalahanin ng mga tao ngayon. Sabi ni Lord, do not worry about what to eat or drink. This is the very core of survival. Because the Lord says, life is more important than food. Life is more important than just survival. Now don't get this wrong. Hindi sinasabi ni Lord na do not think about what to eat, do not think about provision, that do not plan about it. Ang sabi niya, do not worry. Because when you worry, you will be robbed of many happiness and many joys in life. And there is so much more to life. Sinasabi ni Lord, yung buhay, mas marami pang mahalagang bagay kesa kung ano ang kakainin. Kumakain lang ang tao para huwag mamatay. Nagdadamit siya para huwag ginawin o para huwag siyang malantad. Pero ang buhay ay lampas pa sa mga anong kakainin at anong isusuot. At ano pa pong sabi niya? Do not worry about your body. What you will wear. So dati basics food. Very basic yung food eh. Although yung iba gusto nilang isama yung clothing sa basic needs. Pero ang totoo, food talaga. Kasi nung si Adan at si Eva ay nilikha, binigyan sila ng pagkain, pero wala naman silang damit. Hindi nila kailangan yun nung wala pa silang malisya. At maganda pa ang klima ng planeta, hindi pa nasisira ang nature, kaya hindi nila kailangan ng protection. But then secondarily, you need clothing. So, iba't ibang level ng need ang sinabi ni Lord dito, the very basic, and then the secondary, or the second most basic. But he says, your body is much more valuable than what it wears, than what you put on it. At ano po ang logic? Ano ang rason? Ano ang katwiran? Kung bakit sinasabi ng Panginoon na huwag mag-alala kung anong kakainin at dadamtin? Because God feeds and God takes care of the birds. God takes care of creation. And therefore, God will take care of you. God will feed you. Ano po sinasabi dyan? Eh, ang mga ibon nga, pinapakain eh. Nakakita ka na ba ng ibon na nagtatanim? Nakakita ka na ba ng ibon na nagsasaka? Pero, ibon yan, kahit na mamera lang yan at natitira-tirador, nababaril-baril, hindi maaaring, hindi inaalagaan niya ng Diyos. Eh, ikaw pa, tao ka. Yun ang logic. Iba yung alam, iba yung pinaniniwalaan ng salita ng Diyos, iba yung pinanghahawakan, at iba yung nagkakaroon tuloy ng kapayapaan dahil nagtitiwala tayo sa salita ng Diyos. We are not here to educate one another on the words of God. Most of these things we already know. But we are here to continue to ask God to help us understand it so we can live by the words of God. Dahil ang sabi ni Lord kay Satan, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Na ang tunay nating pagkain, ang tunay nating ikalalakas, ikalulusog, ay yung salita ng Diyos. Salita na hindi lang nadidinig, hindi na may memorya, kundi salita na nagkakaroon ng buhay kung ating ipinamumuhay. What else is the logic? One, that God will take care of us. Second, that worrying cannot extend life. Hindi naman nadadagdagan talaga yung haba ng buhay kung mapag-alala tayo, umiiksi pa nga. Hindi naman nadadagdagan ng kasiyahan kung mapag-alala tayo, nababawasan pa nga. Matthew 6, 28-30. And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O you of little faith? Napakalinaw naman. Bakit nga nag-aalala tungkol sa isang dadamit? Tingnan nyo eka ang mga bulaklak, ang mga damo na namumulaklak sa parang, hindi naman sila naghahabi ng tela, hindi sila nag-dedesenyo, nagbuburda,
hindi sila nag-paint ng mga tela. Pero tingnan mo kung paano sila damtan ng Diyos. Kahit si Solomon, napakarangya-rangya ng mga isinuot, hindi man lamang nadaig ni Solomon ang mga bulaklak na nilikha ng Diyos. At sabi niya, kung yung mga bulaklak lang at damo-damo, buhay na buhay ngayon, pero bukas ay lanta na at susunugin na, eh pinag-iisipan pa ng Diyos na damitan ng magandang kulay, magandang disenyo. Ikaw pa ba na mahaba ang buhay? Ikaw pa ba na may panghabang panahon? Ikaw pa ba na nilikha sa wangis ng Diyos? At ikaw pa ba na dahilan kung bakit ang anak ng Diyos ay namatay sa krus ng Kalbaryo? Ikaw pa kaya ang hindi damitan? So, Jesus says, don't worry about these things. Because worrying cannot make one look beautiful. Sa katunayan, nakakapagpapangit pa nga yung pagpapaalala. Kaya nakikita niyo po yung mga lalaking magandang mag-alaga ng kanilang mga may bahay. Aba, magagandang mga may bahay. Para mga sariwang-sariwang ubas. Pero pagka ang may bahay ay mukhang pasas, ang sisihin niyo yung asawa. Hindi mo yata inaalagaan ang puri. Hindi mo yata inaalagaan na magtiwala siya at huwag siya mag-alala kung wala ka. Kaya ayan, ang kanda, tuyot-tuyot na. Pero ang tao pag inaalagaan, gumaganda, ang napakalakas mo magpapangit pag-aalala. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Kaya po kung minsan merong tao, hindi mo naman kilala, sasabihin iba, siguro sister o brother natin yan. Bakit? Kasi mukhang Christian eh. Ano ba itsura ng Christian? Tingnan nyo nga katabi nyo. Ano nga ba itsura ng Kristiyano? Yung bang meron kang hindi maipaliwanag na ningning ng kanyang mata, payapa ang kanyang loob, kahit siguro wala siyang pera, kahit may sakit din siya, pero dahil sa pagtitiwala sa Diyos, kitang-kita mo na matining ang loob. Napakahalaga na nakikita sa ating mukha yun. Subalit ang pag-aalala, inaagaw yan sa atin. It is God who gives beauty. It is not what we wear. Although it helps. Pero hindi kayang takpan ng damit o makeup ng isang malungkot na puso. Hindi kayang ikubli ng kahit anong maskara ang mapait na kalooban ng isang tao. Kaya ang mahalaga, magtiwala sa Diyos, lumapit sa Diyos. At ano pa po ang sinasabi ng Panginoon diyan? That God will take care of you, that God will feed you, and that God will, in fact, clothe you. That God will make you presentable, beautiful, handsome. And that worrying accomplishes nothing. Matthew 6:31 to 32. So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For pagans, nasa na? For pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Sabi niya, huwag kayong mag-alala sa mga bagay na yan. Because worrying is for godless people. Sabi niya, this is for pagans. Ang pag-alala, hindi bagay sa mga anak ng Diyos. Bagay lang ito sa mga pagano na hindi nakakakilala sa totoong Diyos. Bagay lang ito sa mga tao na tumatawag sa mga Diyos-Diyosan. Bagay lang ito sa mga tao na hindi kilala ang kanilang Diyos. Pero sabi, kung anak kayo ng Diyos, hindi bagay sa inyo ang mag-alala. Parang wala naman kayong Diyos. Parang wala tayong Ama sa langit. Parang wala tayong tagapagligtas. Parang walang banal na espiritu na umaalo sa ating mga lumbay, na sumasama sa ating mga pag-iisa. Kaya ang anak ng Diyos ay talagang hindi nag-iisa kahit kailanman, sapagkat ang Diyos ay tumatahanan sa ating puso, hindi lang doon sa templo sa Israel, hindi lang sa mga templong gawa ng kamay, kundi sa puso ng mananampalataya. Kaya sabi, bakit ka mag-aalala? Nakita niyo po ang pinakamalaking redemption plan, ang pinakamalaking rescue plan in all human history, in all cosmic history, that God became a man to save us from sin. Ideya ba natin yon? Tayo ba ang nagsabi sa Diyos na, Diyos, magkatawang tao naman kayo, akuin niyo lahat ng aking mga kasalanan, akuin niyo lahat ng aking mga kakulangan, at yung lahat ng kaparusahang dapat kong tanggapin, pakitanggap niyo nga, at pagkatapos na matanggap niyo yon, pakibigay niyo sa akin na inyong kabanalan para kami ang maging banal at kayong maparusahan, para kami maligtas. Bayaran niyo nga lahat ng utang namin. Ideya ba natin yan? Hindi. Yan po ay pakana ng Diyos. Ideya ng Diyos.
At kung ang Diyos ay nag-isip na siya ay magkakatawang tao para bayaran ang ating mga kasalanan, kailangan pa ba natin siyang himukin na maging mabuti? Kailangan pa ba natin siyang himukin na magbigay ng pagkain, magbigay ng mga kailangan natin? Kung ang kanyang buhay ay ibinigay na niya sa atin. Kaya napakasimpleng bagay ito. Hindi na natin na hinahangad na magkaroon pa tayo ng napaka-sophisticated na pag-aaral ngayon. Balikan lang natin kung ano yung simple, unawain ito, namnamin at ipamuhay, at napakalaki ng bigat na mawawala na ating mga daladala araw-araw, mga alalahanin, mga pag-iisip. What are the steps to freedom from worry? Salamat na lamang at hindi lang sinabi ng Panginoon na huwag kayong mag-alala, tapos tinigilan na niya. Itinuro niya kung paano masusunod ang kanyang utos na huwag mag-alala. Sapagkat utos din ang ibinigay niya. Matthew 6:33-34. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Hindi naman pala niya binabaliwala yung damit. Baka magdating ang kay next week, walang suot. Hindi naman niya binabaliwala yung kumain tayo ng masarap at magplano ng mga kakainin. Ang sinasabi niya, hindi ka nabubuhay para mag-alala tungkol sa mga bagay na yan. Problema ko yan eh. Ako ang Diyos, ako ang Creator, ako ang Provider. Ang problemahin mo, eto. Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Yan ang atupagin mo sa buhay. At pag inatupag mo yan, sabi niya, lahat nitong inaalala mo, idadagdag ko lang yan sa iyo. Dagdag lang yan eh. Hindi yan ang mahalaga. Icing lang yan. Hindi yan ang tunay. Sabi niya, bakit mo inaalala ang pagkain? Ba't inaalala mong iinumin? Kaya mo bang mag-create ng pagkain? Kahit kaya mong magtanim ng buto, ikaw bang nagpapatubo dyan, nagpapalabas ng ugat ng mga dahon? Ikaw ba ang sinasabi mong ganito ang mangyayari? Bakit ang mga buto, pare-parehong lupa ang tinamna, nagiging chiko yung isa, nagiging mangga yung isa, iba-iba yung lasa, may maasim, may matamis, may pula, may puti. Kaya mo ba yan? Kaya nyo ba? Hindi pala, ba't yung ngayon inaalala? Yung unahin ng Diyos, sundin siya. Kaya ba natin yon? Yes, by God's grace we can. Yun ang unahin. Pambihira naman ikaw eh, sabi ng Diyos. Hindi mo kaya, pinoproblema mo, kaya hindi matapos-tapos ang problema mo. Etong kaya mo. Kasi hindi naman mag-uutos ang Diyos kung di natin kaya. Kung hindi niya tayo bibigyan ng kakayanan na sundin. Unahin mo ang kanyang kaharian. Unahin mo ang kanyang katuwiran. At lahat ng yan, idadagdag niya sa iyo. Verse 34, therefore, kaya mayroong therefore eh, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So what are the steps to freedom from worry? First is to prioritize God's kingdom. Unahin ang kanyang kaharian. At yung kaharian niya, hindi lang yung bababa mula sa langit, hindi lang yung pagdating ng panahon, yung nasa puso na natin, that we have to expand God's kingdom in our hearts and in the world. Ang kaligtasan natin at kaligtasan ng iba, ang kanyang katuwiran, ang kanyang righteousness, unahin. Unahin natin na maging mabuti, mabait, makadiyos, malinis. Yun ang unahin natin. Kasi yung iba, inuuna nila na magkapera, magkaroon ng isusuot, magkaroon ng kakainin, kaya ang kaluluwa, ibinebenta kay Satanas. Di bali na magkasala ako, mandadaya ako, magnanakaw ako, kasi kailangan kong kumain, kasi kailangan kong magkadamit, kasi kailangan ko ng pambayad sa kuryente, sa tubig, tuition fee ng mga bata, etc., etc. May sakit ang nanay ko, so mga agaw ako ng cellphone, ng may cellphone. Sabi ni Lord, lahat ng bagay na kailangan nyo, kaya kong ibigay. Ang gawin nyo, pumwesto kayo doon sa lugar na dadaanan ng pagpapala ko. At yung lugar na yon, yung lugar ng kabanalan, lugar ng pagiging makadiyos. At pag doon ka lumagay, ang Diyos ang may problema kung paano kanya bibigyan ng iyong kailangan. Yung iba sa paghahanap nila ng kanilang mga kailangan sa buhay, lalong lumalayo sa Diyos. Kaya lalong nakakalubog-lubog, lalong nakakawindang-windang ang buhay, at lalong napapahamak. Sabi ni Lord, gusto nyo ng mga kailangan nyo sa buhay? Ako ang nakakapagbigay niyan. Pag gusto ko magbigay, hindi ako kailangan pilitin. At kung ayaw ko, hindi rin ako napipilit na magbigay. Bakit hindi mo ako bigyan ng kasiyahan? Pag tayo nabubuhay ng ayon sa wangis ng Diyos, kasi tayo'y ginawa sa wangis niya, nilikha sa wangis niya, nasisiyahan siya. At kung nasisiyahan ba ang Diyos, napakahirap para sa Kanya na mag-blow out,
Napakahirap pa sa kanya na magbigay ng mga gusto niyang ibigay sa atin. Kaya ang dapat nating unahin, masiyahan ang Diyos sa ating pag-iisip, pananalita at pamumuhay. At pagkatapos, siya ang may problema kung paano tayo papakanin. Parang mga anak, pinag-aaral ka ng magulang mo, ang problemahin mo ay mag-aaral kang mabuti, ipasa mo ang iyong mga subjects, huwag kang mag-drugs, huwag kang mag-premarital sex, huwag kang nobyo-nobyo agad ang inaasikaso. Yun ang problemahin mo. At yung magulang mo naman, ang mga problema ng ipangbabayad mo sa school, kakainin mo, ibabayad sa kuryente na ginagamit mo sa mga ilaw mo sa bahay, kasi mayroon tayong ganung role. Ang role ng Ama is to provide for us. Ang role natin, sumunod. Sumunod. Bigyan siya ng kasiyahan. At sabi, all these things will be added unto you. Why? Because you have placed yourself under God's governance, under God's economy, under God's care. Pag tayo po nagpakabuti sa negosyo, fair ka, di ka nandadaya. Empleyado ka, di mo dinadaya ang iyong employer. Employer ka, hindi mo dinadaya ang iyong mga empleyado. Sasabihin ng logic ng mundo ay, lugi ka. Because you can get more by cheating. Pero pag sumunod po tayo sa Diyos, inuna natin ang Kanyang kabutihan, ang totoo nun, ang ginagawa natin ay nagpapasakop tayo sa Kanya. Meron ba kayong mga alaga sa bahay? Sino sa inyo may mga alagang aso? Yan. Sino may mga alagang pusa? Sino may alagang ibang hayop pa? O, pagka po ba sila'y umiiyak at gustong kumain, binubugbog nyo? Hindi. Kumisa nga yung ribbon ng aso, ribbon din ng amo eh. Kung ano yung suot ng amo, suot ng aso rin. Pagka ba yung pet ninyo ay nagiginaw, ay lalo nyo binubusan ng yelo? Pagka ba may ibon na dumapo sa inyong bintana dahil may bagyo at sira-sira ang pakpak niya, sabi niyo, ay, mahina ang ibong to, ano gagawin nyo? Dug-dug-dug-dug, dudurugin mo ang ibon? Hindi. Aalagaan mo dahil dumapo sa iyong bintana, nagpapaampon sa iyo. Sa palagay nyo, anong gagawin ng Diyos kung sa Kanya tayo nagpapaampon? Kakawawain ba tayo? Ah, dahil sumusunod ka sa akin, masyadong honest ka sa negosyo, pwes, malulugi ka. Ganon kaya yon? Dahil hindi ka nandadaya, hindi mo ginagaya yung ginagawa ng iba na mabilis kumita, lagot ka, kawawa ka sa akin. Yun kaya ang gagawin ng Diyos? Hindi. Kung inaalagaan natin ang mga hayop, maski tayo'y tao at taong makasalanan, marunong tayo mag-alaga ng mga nagpapaampon sa atin, nagpapakupkup at nagpapaalaga, Diyos pa kaya ang hindi mag-alaga sa nagpapakupkup sa Kanya? Kaya ang dapat nating unahin sa buhay, to surrender to God, to seek God's protection, and to live by God's decrees. Because God is an infinitely better, in fact, He is the best keeper. Hindi ka pwedeng malugi dahil sumunod ka sa Diyos. How else do you step away from worry? Do not fast forward life's concerns. Yung kasing fast forward, hindi pa dumadating doon, pwede mo na i-forward yung tape, yung pelikula, kahit ano. Pero ang tinuturo po sa atin is to tackle only immediate concerns. Because today's grace is good only for today's needs. Tomorrow's troubles will be allotted God's grace tomorrow. Do not extend God's grace for today to tomorrow's issues. Ano po ang katotohanan ng Panginoon? Binibigyan kita ng lakas para sa mga ipinapagawa ko sa iyo ngayon. Binibigyan kita ng kakayahan para sa mga dapat mong magawa ngayon. Kaya ka nang hihina. Yung ibinibigay ko sa iyong lakas na pang ngayon, fina-fast forward mo na sa problema bukas, sa problema sa Miyerkules, sa problema sa next month, sa next year. Kaya yung lakas na pang ngayon, dapat sana'y sapat, kinakapos, kasi konti na lang itinitira mo, iminumudmud mo na doon sa mga problema ang di pa dumarating. Matthew 6:11, ang turo niya, give us today our daily bread. Kung ano lang po ang kailangan ko ngayon, yun lang po ang ibigay niyo sa akin. Nakita niyo po itong nagpaulan ng mana o tinapay mula sa langit ang Diyos? Ang bilin niya sa mga tao, ipunin niyo lang yung kailangan niyo para sa araw na to. Eh yung iba hindi nagtitiwala. Sabi, ay naku, baka hindi na umulan bukas, baka wala ng mana bukas, be wise. So ang ginawa nila, nag-ipon sila ng higit sa kanilang kailangan, nakita nila, biglang inuod, nabulok. At sabi ng Diyos, o bakit may mga nabubulok na mga mana sa inyong mga tent? Eh kasi ho, kumuha kami ng pambukas eh.
Di ba sabi ko na nga, nakunin nyo lang yung pangayon, eh paano kung bukas wala kayo dyan? Actually, maraming tao ganun ngayon ang trato sa Diyos. They spend today's energies for tomorrow's worries. Therefore, it is not enough for tomorrow's worries because it has to share with today's needs. And today's needs don't get enough energy because it shares with tomorrow's needs. Lamentations 3, 22 to 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sabi, hindi tayo nalilipol, hindi tayo nauubos dahil sa pag-ibig ng Diyos na di nagmamaliw. Ang kanyang pag-ibig ay bago ng bago, araw-araw. Kung tayo po'y lagi mag-aalala, ano mangyayari sa atin? Magiging duwag tayo. Hindi natin magagawa ang mga ipinagagawa sa atin ng Diyos. Paliliitin natin ang paliliitin ang ating ginagawa. Sigun lamang at bagay lamang doon sa maliit na ating pananaw at sa maliit na pananampalataya. Pero kung tayo maduduwag at magtitipid ng magtitipid, yun na lang ang titingnan nyo. Sayang ba nagastahan na ang salita ng Diyos ay ipamalita at madinig, hindi lang dito sa loob, kundi pati sa labas? I don't think so. Pero ang dapat nating unahin lagi, sundin ang kalooban ng Diyos. Tayong mabuhay sa kanyang mga katuruan, naniniwala po ako na ang lahat ibibigay niya basta tama ang ating intensyon at tayo nananalig. At ang nakatutuwa po mga kapatid, sa kabila ng lahat, sa kabila ng ating napakaraming mga capital investment, hindi rin tayo nagkulang sa tulong ng Diyos sa ating mga kawang gawa. Hindi lang tayo para sa sarili. Hindi lang tayo naglalagay ng magagandang gamit para tayo maging maginhawa. Kahit po kailan na hindi tayo nagkulang sa pagtuturo at pagbibigay at pag-share ng ating mga itinuturo sa atin ng Diyos, sa kapwa natin mga pastor, ang ating mga kaliwanagan seminars na ginagawa natin for non-day-by-day people. Ang ministry ng Kaloob para sa ating bansa at sa mga ibang maraming worship team sa Pilipinas, hindi po tayo tumalikod dyan. Sabay-sabay. Dahil ang Diyos, sinabi niya, seek first His kingdom and His righteousness and all this will be added to you. Ang mahalaga lang po ay hindi tayo nagiging makasarili at hindi tayo nalilibang at nalalasing sapagkat alam natin, malaki ang Diyos natin. Hindi ipaghihirap ng Diyos ang malalaki nating mga proyekto kung ang puso natin ay nakasisiya sa Kanya. Kaya ano pong ginawa natin over these years, we focus on building God's kingdom, on teaching and living in God's righteousness. We spend money airing radio programs across the nations, 2 national stations, several regional stations. Tinutustusan po natin buwan-buwan, madinig ng mga listeners ang mga programa natin. Wala namang mga commercial yan. Wala namang mga sasabihin mo, hinihingan mo yung mga nakikinig, kundi sila nagkukusang loob at tumutulong. Pero lahat po yan nangyayari because we share God's goodness with us, with the whole body of the Lord, and with our own nation. Kaya kung mag-aalala tayo lagi, paano ba yan? Baka hindi pwede, wala tayong pera, wala tayong budget. Liliit ng liliit ang ating mga pananaw. Liliit ng liliit ang ating mga hakbang at mga pagtatangka. Samantalang sa tulong ng Diyos, ang mga anak niya at ang kanyang iglesia dapat lumago ng lumago ng lumago. Dapat tayo magtiwala. At alam niyo po, ang ating church maraming nagagawa dahil kayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Dahil kayo matapat sa pagbibigay sa mga pangangailangan ng iglesia. Dahil kayo ay nakakakita na mainam na magtanim para sa paglago ng kaharian ng Diyos. And over the years, God added all the funds, all the people very specially, and all the things. Meron bang himala? Meron. Tayo ang isang patunay ng himala ng Diyos. Tingnan ninyo ang inyong paligid. Pinaghihimalaan tayo ng Diyos ng madalas, ang ating mga pangangailangan, ang paggaling ng ating mga karamdaman, ang pagpayapa ng magugulo nating mga kalooban, ang pagkakasundo ng mga pamilya, ang pagkakaroon natin ng paglilingkod sa Diyos, laging may himala. At ang mahalaga, kasama tayo sa himala na yon. Sa pag-aaral po ng mga salitang ito, napakahalaga nating limiin. The Lord did not say, do not think or plan. Ang sabi niya, do not worry.
So it's good to think, it's good to plan, but not to the point of worrying. Plan, but do not worry, especially about results. You do not plant a seed and dig it to see if it's growing. Just keep planting and trust the God of harvests who will make it grow. James 4, 13 to 15. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this city or that city. Spend a year there, carry on business, and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Huwag daw po tayo maging pangahas at mayabang na sabihin, itong plano natin bukas, itong plano natin next week, itong plano natin next year. Sabi niya, hindi niyo alam kung bukas ay buhay pa kayo. Isa lang kayong asap, isa lang kayong usok, isa lang kayong vapor. Nandyan ngayon, subalit mamaya ay wala na. Marapat daw sabihin, kung loloobin ng Diyos at buhay pa tayo at kinakasihan ang kanyang pagpapala, itong gagawin natin sa susunod na araw, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. Anong ibig sabihin? Yung ngayon ang harapin. Yung pangangailangan natin ngayon, nandyan ang sagot ng Diyos. Marami mga tao are on maintenance medication. Kaya lalong lumalala, iniisip, saan kaya ako kukuha ng pambili ng gamot next month? Next year? Kinukwenta yung buong halaga ng gamot ay inumin niya isang taon, kaya tuloy siya ay parang halos igupo ng kanyang mga numbers. Pero kung ngayon, binibigyan ka ng Panginoon ang gamot mo para ngayon, magpasalamat ka, magpakabuti ka, gawin mong dapat, at bukas, nandun uli ang Diyos. Huwag mag-alala. Bagamat mabuti magplano, mabuti na nag-iisip, subalit matapos mong isipan at planuhin, ipasa Diyos, at huwag alalahanin. Gawin lang ang pinakakayang gawin, do what is best, and leave the rest up to God. Dapat din naman kasi may plano. Sabi sa Luke 14:28, suppose one of you wants to build a tower. Will he not first sit down and estimate the cost to see if he has enough money to complete it? So God is not against planning. But God says, don't worry. Life is more important than food. Life is more important than livelihood. Marami pong tao may hanap buhay. Dapat naman. Pero yan ay paghahanap lang ng ikakabuhay. Huwag mabuhay para maghanap. Huwag mabuhay lang para maghanap buhay. Dapat naghahanap buhay tayo para tayo may kainin, para may isuot. At kung may lakas na ang ating katawan, may damit ng ating katawan, naghahanap na tayo ng magagawa para sa kaharian ng Diyos. Kasi tayo nabubuhay para palawakin ang kaharian ng Diyos. Hindi tayo nabubuhay para maghanap buhay. Naghahanap buhay tayo para tayo may kitain at para tayo may maitulong sa gawain ng Panginoon. Pero hindi tayo nabubuhay para lang maghanap buhay. The Christian's life must revolve around God's kingdom and God's righteousness. Therefore, the Christian's life must revolve around the church. Why? Because Colossians 1:18 says, Christ is the head of his body, the church. If the body of Christ is the church, then the church is the highest institution. The church is the most important institution. Therefore, our lives must be dedicated to the works, to the needs, and to the expansion of the church. If you believe that Christ is the head of the church and that He loves the church. Ang pagiging Kristiyano po hindi lang panglinggo. Kailangan umiinog ang buhay natin sa church ng Panginoon. Sandali lang tayo sa mundo, nakikiraan lang tayo rito. Ang tunay nating sasapitin ay ang presensya ng Panginoon. At marapat lang na pag humarap tayo sa Kanya, meron tayong maisulit at maialay sa Kanyang paanan ang ating mga paglilingkod, ang mga nagawa natin. Bunsod na rin at tulong na rin ang mga ibinigay Niya sa atin. Maghanap buhay para may kainin at damitin at para makapaghandog sa Diyos. Subalit kung hanap buhay lang ang ginagawa natin at wala nang iba, hindi tayo nilikha ng Diyos para maghanap buhay. Nilikha niya tayo, anong sabi sa Bible? To do the good works that He has prepared in advance for us to do. Bawat isang tao may itinakda ang Panginoon. Ito ang mga dapat mangyari sa kanyang lifetime. Ito ang mga dapat niyang matupad. Ito ang dapat na makamit. Kaya tingnan po natin anong kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya habang tayo naghahanap buhay, nag-aaral, meron tayong mga pamilyang inaalagaan, meron tayong mga hobbies, meron tayong mga pinagkakaabalahan, we must be free enough to serve.
And we must be free enough to have a ministry. Because we were created by God for good works which He prepared in advance for us to do. Failure means only this, being unable to accomplish the works that God has willed that will be done in our lifetime. Mahalaga po na magtagumpay tayo sa larangan na yan. And yet, through all this, be free from worry. Many people cannot serve God because they worry too much. They worry, hindi ko yata kayang gawin, wala yata akong kayanan, wala na yata akong oras, hindi ko na yata kayang gawin, gawin ninyo at sa kanyo mapapatunayan. Sabi ni Lord, do this, and all the things you think about will be added unto you. Revelations 22 verse 12 is clear. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang pagharap sa mga taong humarap sa kanya sa huling paghuhukom, I will give to everyone according to what he has done. Hindi sinabing, I will give to everyone according to what he has believed. Sabi, I will give to everyone according to what he has done. That's why we have to deal with worry so we can do more. The body is more important than clothes. So devote more resources to what enters the body. Halimbawa, food, medication, than to what is draped on it. Kung atin pong nanamnamin ang sinasabi ng verse, mas mahalaga daw po yung katawan kesa sa dinadamit nito. Gaano kalaki sa inyong budget ang napupunta sa damit at gaano kalaki ang napupunta sa mga vitamins, sa mga good natural foods, sa pag-aalaga ng ating katawan? Baka mas malaki pa ang ginagastos sa dermatologist para lang sa napakanipis na balat dito kesa dun sa inyong atay na naninilaw na pala, hindi inaasikaso dahil hindi kita. Gano'ng karami ang ginagastos natin sa mga alaha, sa mga panglabas, para ayusin lang yung katawan kesa palusugin yung loob. The Christian should value the body more than the clothing that is draped on it. Ngayon, kung maraming masyado kayong mga pagpapala, edi pagandahin nyo rin, maayos, pero unahin kung ano ang pumapasok sa ating katawan. Huwag kayong maniwala na ang buhok ay kumakain. Kasi pinapakain na ngayon ang buhok, kumakain ng bitamina ang buhok, kumakain ng kung ano-anong mga elements ang buhok. Advertising lang yan. Walang bibig yung buhok at wala siyang digestive system. Kailangan kainin ninyo para lumabas dun sa buhok. Napakahalagang isipin, palusugin ang katawan. Gusto ko po kayong i-challenge, mga kapatid. I-review nyo ang inyong family budget at personal budget, lalo yung mga yapis. Gano'ng kalaking pera ang napupunta sa load, sa mga text na yan, at gano'ng karami yung napupunta sa loob ng ating katawan na pinalulusog natin, pinalalakas natin ang ating katawan. Many people kill themselves to have money. And when they have money, they spend it all just to get well. Kaya ang mahalaga, unahin ang lusog ng katawan. But remember, the Lord did not say neglect your looks. He just said, do not worry about appearances more than you worry about righteousness or what's inside. Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Memoryahin po natin yung Matthew 6:33. Kailangan pa bang i-memorize yan? Yes. Matthew 6:33. Practice nga kayo. Sige, pumikit kayo. Huwag niyo munang basahin. Pero practice tayo. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. O, i-recite nyo nga sa katabi nyo. Siyempre, makikinig muna yung isa. Huwag kayo sabay. Okay, 1, 2, 3, go! O, yung kabila naman, yung isa. 1, 2, 3, go! But seek first, tayong sabay-sabay, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Do not worry. Seek God's kingdom and righteousness. And remember who you are. Who are you? You are God's child. So you pray to your Father who listens, and take care of seeking God's kingdom and righteousness, and God will take care of everything else. Salamat, Panginoon, sa inyong mga paalala. Kung meron po sa amin dito mga mapag-alala, nerbyoso, lagi nalang nag-iisip, anong kakainin, magkakapera kaya, pati isusuot sa burol, pinoproblema, ano kaya ang itsura ko, saan kaya ako ililibing, anong kulay ng ataol ko, ituro niyo po sa amin, Panginoon, kung anong tunay na mahalagang isipin. Kayo na rin na nagsabi, unahin ang inyong kaharian, unahin ang inyong kabutihan, ang inyong katwiran, at idadagdag nyo ang lahat ng ito sa amin. Ilang beses na naming nabasa ito, nadinig,
Panginoon, narito po ang aming mga puso. Hinihiling namin na hipuin ninyo at tablan kami ng mga salitang ito, higit noon paman. Mas lumalim ang ugat nito at mas maunawa namin at magkaroon kami ng personal application nito sa aming buhay. Mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan, isipin natin at hilingin natin sa Panginoon, Lord, ano po ang personal na mensahe niyo sa akin? Pinagsalusaluhan namin lahat ng mga salitang ito, pero ano po ang para sa akin talaga? Ituro niyo po. Buksan natin ang ating puso at nang kausapin tayo ng Diyos. Lalong-lalo yung mga mapag-alala, nais kong ipanalangin kayo. Inuudyokan ako ng Espiritong ipanalangin kayo. At narito siya para magpala. Sino man sa kalagitnaan natin ngayon, mapag-alala, nag-aalala kayo, natatakot kayo sa future, lagi kayo nag-iisip kung paano ba kayo mabubuhay, paano mamaintain ang buhay, tumayo kayo, hihingi tayo sa Panginoon ng lakas ng loob, pananalig, praise God, sino pa? Narito ngayon ang Panginoong Diyos, ang Kanyang Espiritu. Sino mong sasabi, Lord, mapag-alala po ako talaga, pero mahirap naman talagang gawin ito, lagi na lang ako nag-iisip, kasi padre de pamilya ako, breadwinner ako, may needs ang pamilya ko, etc., etc. Sino pa ang nagsasabing, Lord, madalas po talaga nawawalan ako ng ligaya, natatakot ako pag nag-aalala, so alisin niyo po ang mga takot na ito, alisin niyo, Panginoon, at nais kong palitan ng pananalig. Sino po pong nais tumayo? Sa mga nakatayo, personally, manalangin muna kayo sa Panginoon, kausapin niyo. Una, ihingin niyo ng tawad ang pag-alala. Kasi sabi niya, huwag mag-alala. So pagka nag-aalala tayo, sinusuway natin ang kanyang utos, nagkakasala tayo. So kilalanin natin ito bilang kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Kanya. Personally, silently you pray, and then later on we're going to pray together. Kayong Diyos na hindi namin pwedeng paglihiman, kayong Diyos na nakakabatid ng aming mga kabigatan, kayong Diyos na nagsabing huwag kami mag-alala, kayong Diyos na nakakaalam sa hinaharap, alam niyo ang bawat tatahakin naming landas, kaya kayong nakakapagsabing huwag kami mag-alala sapagkat hinanda niyo yun. Pakisiyasat niyo po ang bawat isa. Panginoon, pawiin niyo po ang mga pag-aagam-agam. In the name of Jesus, we rebuke the deceptive work of Satan in our midst. We reject and uproot from our hearts the deceptions of the evil one that makes us worry. And we declare ourselves free. Free to enjoy God's peace. Free to believe in God. And free to have peace. Panginoon, kumilos po kayo sa kalagitnaan namin. Palakasin niyo ang aming pananalig, dagdagan niyo pa. At nawa, Panginoon, makita namin yung kahalagahan at kagandahan ng inyong utos. To take life one day at a time. Not to fast forward our worries and concerns, because your blessings are new every morning. Tuwing binibigyan niyo pa kami ng araw ng panibagong buhay, kakambal nito ang pagpapala at mga kailangan namin sa araw na yon. Ipaunawa niyo ito sa amin sa malalim na paraan. Panginoon, pawiin niyo po ang pangamba na iyong mga anak. Turuan niyo kaming magtiwala sa iyong salita. At itong mga salita na ito, mailapat namin sa pang-araw-araw na buhay. Lord, teach us to translate into daily activities and daily works, O Lord, this kind of faith. That our faith will find fruition, will find flowering in our deeds every day. At nawa, Panginoon, kapayapaan mo maghari sa aming buhay. At sa paghahari nito, mahanap namin ang aming dapat kalalagyan sa iyong iglesia. Mahanap namin ang dapat namin mga larangan ng paglilingkod at nang magawa namin yung mga itinakdamong mabubuting gawa na dapat tayong magawa sa buhay na ito. Lord, may your peace descend on those who pray to you now. May peace that transcends understanding, peace that this world does not give and cannot give, but only you can, may that peace reign in our hearts. Salamat, Panginoon. Salamat po.